Ay, magandang umaga ho, mga araw ng linggo, mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Paiba-iba na ako ng oras. Ang dami kasing balita, oo. Baka makadalawa ako, baka sakali mamaya ang gabi, mayroon pa tayong isa, no? Magbibigay lang ho tayo ng reaction dito sa ating, ano, si Sarang Walang H. Alam kaya nito kung ano halaga ng pera, mga boss, o hindi na sa dami ng kanyang kwarta? O dahil hindi niya pinaghihirapan ng pera. Dalawa lang. Tungkol ho ito sa ano? 433 ang security escort noong 2022 ni si Sara Duterte. 433? Diyos ko. Alam niyo ba kung lahat ho ng ano nito, no? Escort eh. Sa mga tuwid, kung escort, libre ho lahat yan kasi nakasama sa kanya eh. Kung saan man siya pupunta, nandun dun yan. Escort nga eh. Bakit? Nakakuha ka ng botong 32 million? Ibig sabihin, matinukang tao. Matinukang politiko. Eh, ba't siyang katuta? Eh, army na yan ah. May sarili kang army? Ha, Sara? BP, kagalang-galang. Diyos ko, mga tao to. May sarili siya. Kung si Bongbong may PSG, siya mayroong sariling Vice President Security Escort. Hindi siya tiwala. Ibig sabihin, hindi siya tiwala doon sa ano. Samantala si BP Lenny, 78 nga lang. Mataki mo daming dagdag, no? Tsaka si BP Lenny yata, no, ng escort niya, gagaling pa yata sa PSG. Oh. Grabe ho to, no, mga boss. Hindi, kung ano, panunood lang talaga ang tao, walang mangyayari. Sa hirap po ng buhay, ha? Sa daming nagugutom, ang daming walang trabaho. Siya, escort niya, 433. Armas niyan, lahat yan. Panginoon, ano? Ano na tong, anong to? Ano yung anong kinatatakot mo? Bakit ganyan sa tambak ang escort mo? Yun eh, kung totoo pa yan. Alam nyo, uso yung mga ghost employee, di ba? Oh, baka sabi lang niya yan, yan ang escort ko. Makukustyon nyo ba? Nakita nyo ba? Kung nasaan yung 433 escort na yan? Nabibilang nyo ba kada lalakad dyan kung may naka-escort ng 433? Baka sabi lang. Oh. Eh yung sesweldohin yan, alam nga naman libre yan. Panginoon, kawawa talaga itong bansan to. Huh? Sabihin na nating 20 mil ang sweldo ng isa niyan. Ah, parang minimum wage na, di ba? 20 mil isang buwan. 433. Sa isang buwan ho, yung 433, kung susweldo ho ng 20,000 kada buwan, ang isa niyan, 8,660,000 ang perang manggagaling sa kaba ng bayan para ipasweldo dyan sa 433. 8,660,000, ha? Ibig sabihin, nung isang taon, sa escort pa lang, ha, sa sweldo, sa 20, ha? Pinakamababa ho yan, 20. Nagtapon ho. Nagtapon. Eh bagay, kailangan proteksyonan daw yung buhay niya, kaya siguro sandang mukala escort niya. Eh pero hindi ka naman, ano, bakit? Ano ba kasalanan mo sa Pilipinas at ganyan ang takot mo sa buhay mo? Ha? Grabing kawalang yambang ginawa mo sa Pilipinas at ganyang takot na takot ka na baka ka madali. Eh meron hong ano, sa loob na isang taon, kung noong 2022 nga yan ang naging escort daw niya, sa loob na isang taon, 103,920,000. 103 million ho, ha. Yun ho, sinweldo niya dyan sa 433. Sweldo lang ho yun. Hindi pa ako kasama yung akomodasyon o kung saan.
pagkain niya 430. Tingnan niya kung totoo man 'yan, pero ako daw niniwala diyan. Baka ghost employee lang 'yan. Oh. Baka sinabi lang, "Ay, bantay ako po." Anak ng weteng. Samantalang yung mga iba halos hindi na kumain. Halos ano na 'yan, grabe. No? Sobra. Garapal po yan. Ah? Si BP Lenny, 78. Siya, 433. Naiilang pa nga si BP Lenny pag mayroong sa kanya kasabay. Ito, iba, no? Siguro, napaano nyo na ito. Nagbigay lang ako ng reaksyon dito sa 433 escort. Bakit ako ta? Jesse Robredo, naglalakad lang si Jesse Robredo, nakatsinelas lang eh. Oh, wala ratang bodyguard doon sa Naga. Oh. At ito only in the Philippines uto. Siya lang ho siguro, baka mas marami pa siyang PSG. Mas marami pa siyang escort kaysa kay Bongbong. Eh kung 433 si Sara, eh. Siyempre yung presidente, baka 700 ang escort niyan. Eh, ubos na ho itong kaban ng bayan sa escort pa lang na sweldo. Oh. Isang taon, 103,920,000 yung sweldo ng 433, ha? Diyos ko. Ewan. Pinakamababa po yung tuos natin. 20,000 a month. Halos ano na nga lang yan, minimum wage. No? Lord, kumbaga sa ano eh, escort ba yan o goons? Grabe, kung ganyan karami ang goons, eh talagang wala. Panginoon, ayun na po, bahala talaga. Oo, wala. Hindi ko alam ito, yan ang pinakikita na hindi niya alam kung ano halaga ng pera. Hindi niya pinaghirapan eh. Basta alam niya lang. Kaya kita mo kung humingi ng budget eh, 2.3 billion. O, confidential pa, 500 million. Hindi niya alam ang ano. Wala na ho ito. Wala namang makaano. O, kanila kongreso, kanila senado. O, wala ho mga boss. Magbigay ko kayo ng komento. Hanggang dito lang ito, mag-collab na po tayo. Kung paano nito inuubos ang kaba ng bayan. Si Sara pa lang yan. Oh, si Sara pa lang yan. Marami pa. Escort ni Sara, 103,920,000 isang taon. Escort pa lang po yan. Pera pa ho yung pagkain niyan at kung saan tutulog yan pagdating ng kasama niya yan sa kanyang mga lakad. Kung totoo yan. Magkulam na po tayo. Mamaya po, gabi siguro, baka yung pangalawang vlog ko, yun yung tungkol sa bigas na ginawa nitong si Ecstasy, His Excellency, na 41, pinakamababa, 45, pinakamataas, no? Sino kaya nakapagbulong dito? Pirmado na po yan, pirmado na po yan. Dito po, naglakad ako kahapon, yung pa rin ho ang presyo. O, halos pinakamababa pa rin ho, 50 hanggang 55 ang bigas dito. O, ewan ko kung kailan maiimplema, pero sabi, sa September 5 daw eh. Tignan natin kung anong mangyayari, no? Mamaya po, yan ang topic natin. O, paliliwanag ko po sa inyo kung paano po. Medyo may aramu ako dyan eh, kung bakit ko ganyan ang presyo ng bigas, no? Kasi oh, dati ho tayo namimili-mili, ha? Michelle Edwin, shout out. Good morning, Karoke. Good morning. Kalat ni shout out. Magugulat yung ano, sabi, ang aga ni Karoke. Oo. Meron ho kasi akong pupuntahan. Baka mamaya pa ho ako makauwi, no?
Dapat ng karaoke, bakbakan mo na karaoke, sabi niya. No, be well, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Friend lahat ni Porping Peña, shout out ah. Good PM Sir Rock, shout out Porping Peña. Porping Peña ulit oh. Ala talaga tatalo kay Ka Percy. Nakakalungkot nga lang. At nawala agad ngayon. Wala na po tao tanong-tanong. Kasabwat mga hindropot. Oo. Sino? Wala na. Diyos ko. Gaya na sinasabi ko. Yan yung bantag na yan. Panghimagas lang ni Ka Percy yan. Ang main dish ni Ka Percy si Digong. Oo. Imposible naman si Bongbong. Dahil sabi nga ni Ka Percy. Kung kay Duterte, pagtiyagaan na natin si Bongbong. Ba? Sabi niya. Kalat ni ulit o. Yun, anong tanong yan? Sabi niya. Ano at paano na ang kaso ni paring Percival? Sayang ang buhay na ibinuwis niya. Napunta lang sa wala. Yun ang nga mangyayari yan. Oo. Hindi na halos pinag-uusapan eh, di ba? Oo. Basta yung huli, nagbigay ng reward na 3 million. Baka gusto mong dagdagan. DOJ. Gawin mo 10. Para medyo... Ano naman, parang totoo. Librado Ludovico, shout out, sabi niya. Talagang nakakamiss Ka Percy. Correct, puro hinduropot. Buti nga, gago kayo eh. Mga gago naman talaga kayo. Pwede, blessed morning po. Karaoke, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Stay safe, Librado Ludovico. Marilu Pabianak, shout out, ah. Good evening po, Tyrox. Nakakamiss talaga si Ka Percy. Justice for Ka Percy. Ang dami pong hindi magagandang nangyayari sa ating bansa ngayon, sabi niya. Hindi nangyayari, maraming nangyayari sa ating bansa ngayon. Kung nabubuhay lang po kayo sa ngayon, pareho din pong nangyayari sa budget ng BP. Hay, naku tay, Tyrox. Kabata pa na ni Sandro, ganito na ang asal. Stay healthy po tay. God bless po sa mga karaoke warrior. Salamat, salamat na ka. Divine Wilson, shout out. Divine Grace, shout out din sa sayo. Ha? Wilson Ang. Welcome to the club, Wilson Ang. Tama si Ka Percy. Chinilasin ang muka ng congressman, sabi niya. Fernando San Juan, oh. Shout out, ha? Sabi niya. Good evening po, Karox. Totoong lahat ang mga pagpapaalala at payo ni Ka Percy nung nabubuhay pa ating mga Pilipino. Yung ibang Pilipino kasi ay kontento na sa kanilang kalagayan. Totoo yan, Ferdinand. Yun Lagon, my friend, shout out. Ah. Sabi na, hindi na nag-iisip kung ano ang magiging bukas. Tama. O ano na ang magiging kapalaran ng ating salinlahi sa susunod na panahon. Tanging dasal na lang natin ang may matinong pag-iisip ang ating magagawa sa mga nangyayari sa ating lipunan. We miss you, Ka Percy. Maawa at mahal na Panginoong Diyos. Makakamit mo rin. May awa at ano? We miss you, Ka Percy. May awa ang mahal na Panginoong Diyos. Makakamit mo rin ang iyong katarungan. God bless po. Alam mo, Ferdinand, kung hindi man niya makamit ang katarungan dito sa lupa, doon sa kanyang kinatatayuan, nakamit niya na. User, shout out. Good morning, Karox. Napanood ko po ang programa ni Ted Pailon na kaya daw po malakas ang loob ng ilang nasa gobyerno na magnanakaw ay dahil sa napakabagal ng hustisya. Totoo. Inaabot na kung di taon ay dekada ang tagal. At ang iba ay nadidismiss lang dahil sa tagal ng tawag daw po ay inordinate delay. Na ibig sabihin ay nalalabag ang kanilang karapatang pantao. Ingat po kayo to lagi. Tuloy lang po sa pambalos ng katotohanan. Edmond Elks, watching from West Edmonton Mall. Edmond Elks, shout out sa iyo. User ulit to. Ano po ba balita sa kapatid ni Ka Percy na si Roy Mabasa? Wala rin akong balita. Nawala na eh. Ha?
Sumagot si Johnny Bigudo, ako rin nagtataka kung bakit tumahimik bigla itong kapatid ni Kuya Percy. Baka ako tinakot o kaya naabutan na rin. Hindi alam, Johnny Bigud. Hindi alam. Siya lang ang nakakaalam ba't siya nanahimik. Diba? Erin Barela, shout out. Gara pala na ang mga nakaupo sa pagnanakaw sa pondo ng Pilipinas. Totoo yan, Erwin. Erin Barela ulit to. Pagkatapos na 6 years, ibabaon sa malaking utang ang bansang Pilipinas. Totoo ulit yan. User ulit to. Like father, like daughter. Parang diabo, sabi niya. User ulit to. Isang buwan na lang at first death anniversary lang ni Kuya Percy. Wala nang nangyayari sa kaso niya. Wala na yan. Wala na yan. Kasi gaya ng sinabi ko, kung talagang ginusto yan na makakuha ng hustisya yan, bago bumaba ang warrant of arrest niyan, napostehan na yan. Pagbaba ng warrant of arrest, pupulutin na lang. Alam nila kung nasaan eh. Oh. Bago bumaba ang warrant of arrest, wala na siya eh. Hindi na nila alam kung nasaan. Oh, come to the point of, eto, meron ikang ano, premyo, sino man makakapagturo. Dati, malapit na, tukoy na namin. Wala, tiniloko lang tayo nung ano eh. Mga puro batang digong yan eh. Oh, ewan ko, ako wala na talaga akong wala dyan. Walang mangyayari dyan. At maski itong pinag-uusapan na budget nitong si Sarah, wala rin yan. What Sarah wants, Sarah gets. 433! Ang escort, bodyguard, Okinawa, Japan. Ano yun? Bakit? Ganun ba kahalaga ang buhay mo? 33 million ang boto mo. Pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas at ng mundo. Wala ka namang ginawa eh. From mayor to vice president, 32 million. Diyos ko. Ano, ganun ba katanga Pilipino? Ay, Lord. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Ay, tuwing maririnig ko ang boses ni Kuya Percy Lapid, nakakasama talaga ng loob. Kasi dito lang natin maririnig yung katotohanan na walang takot at yung mga tawa niyang nakakaaliw. Oo, ako din eh. Yung mga sinasabi niya na tungkol kay Sarah, noon pa lang alam na niya na may kapalpakan ang pinaggagawa nito. At garapalan talaga. Kakutsaba ang mga congressman siguro kaya. Totoo. Ganon, sabi niya. Ganon, nagkapartihan na sila. Yan ang katotohanan, Sir Rox. Ang kakapal ng mga mukha nila. Kasi walang may lakas ng loob na tirahin sila. At kapag matapang ka, nakakagaya ni Kuya Percy, ayun, matotodas ka. At isipin mo, wala pa silang nahuhuli sa kaso nila. Niya bakit? Katakataka, di ba? Ay nako, totoo katakataka, pero wala eh. Kung ginistong hinuli, noon, hindi na nakaporma. Tsaka Sarah lang talaga ang nakagawa ng mga ganitong klase. Naka-motorcade dyan, naka-bulletproof. Nakasakay sa armor car. Walang ganun. Siya lang. Wala. Elizabeth Iscari ulit. Alam na alam talaga ni Percy ang sistema ng mga pinagagawa nila. Sa budget hearing na yan kay Sarah, naulit lang pala. At uulitin pa. At uulitin ulit para legal na magnanakaw nila. Nakaba ng bayan. Akala talaga nila sila ang may-ari ng pera ng bayan. Pwede. Silang lahat ang mga katsaba na yan. Kaya sila andyan sa mga posisyon na yan. Hindi para maglingkod, kung hindi para magnakaw at magnakaw. Sumpain sana kayo ng langit, kampong kayo ng kadiliman. Galit na si Elizabeth Iscari. Pero yun nga, Elizabeth, hanggang ganyan na lang tayo. Hanggang galit, mag-antay tayo ng tinatawag na paghuhukom ng Panginoon kung kailan hindi natin alam. Ha? Elizabeth Iscari ulit. Oh. Sana kumilos ang ating may kapal sa mga pinagagawa nila sa ating bansa. Sana. Yan ang aking panalangin, pero mas makapangyarihan ang mga lahi ni Satanas sa ating bansa. Mukhang gusto ko na sumang-ayon sa iyo dyan. Sila ngayon ang naghahari dito. Kaya ano pa nga ba ang kahinatnan ng bansang ito?
Pabulusok na talaga, 'di ba, Sir Rox? Wala na akong nakikita ding pag-asa. Alam mo, Elizabeth, ang ano ko lang dyan, my friend, ha? Parang hindi pwedeng puro gabi. Diba? May oras para sa pagsikat ng araw. Maano ako, ha? Masyadong ewan. Pinay abroad, shout out. Bakit kasi ayaw pang sabihin ni Sarah? Wala naman kayong magagawa kahit lustayin ko ang pera. Hanggang salita lang kayo. Yan ang totoong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tama ka, Pinoy abroad. Tama ka. Sang-ayon ako sa'yo. Yan talaga. Ana Mercado, shout out. Good evening, Karoke. Yes, I miss Ka Percy. He is a very vocal. That's why they killed him. He is a nationalist, not Marcos loyalist, up to Duterte till he released. Sad. It's too late, but still, he tried his best. But our countrymen, benta ang boat nila. Ay, nako. Sky Makantan, shout out. Ropor talaga ang vocal na si Bato. Utak niya, pulbura. ICC, kilos na kayo, please. Ang kakapal ng face ng mga tauhan niya. Si Digong nyo, ilan tao lang yan, maawa kasi. Maawa kayo sa Pilipinas. Masyado nang tayong argabyado ng grupong yan. Sarap paluin ang batong buhay sa ulo. Sabi ni Galitsis kay Makantan. David Alwin Mendoza, shout out. Magandang hapon, Karoke, at sa mga Rocky Warriors. Lahat po ng sinasabi ni Kapersi noon ay nangyayari din ngayon. Kaya po, sobrang nakakamiss siya. Kaya po, pinatahimik siya dahil sapul na sapul ang mga pinatatamaan niya. Ang programa niya ang Lapid Fire at nagbunyag ng mga maitim nilang balak para makasandok sa kaban ng bayan. Yan nga. Jess Bornales, welcome to the club. Tanga rin yung move ni Charis Marcos. I move to terminate the budget of the Vice President. Engot din. Dapat I move to terminate the budget hearing of the Vice President. Pasensya ka na, Jess. Yan lang talaga yan. Tanungin mo nga yung DH, di niya alam kung ano eh. Wala na talaga to. Lord. Itong Pilipinas na to, pinatatakbo ng mga Joker eh. Totoo. Joker na sila. Sinasaluduan pa sila nitong mga mga abogadong nasabi. Ha? Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya, sobrang pagkamiss namin sa'yo, Mr. Percy. Ikaw ang isa sa mga hero namin, like Aquino. Your life may worth kasi marami kang nagising na Pilipino na makialam dahil parami na ng parami ang magnanakaw. Dati, Mr. Rox, ang pamilya namin ay tahimik, pero ngayon mas aktibo kami para gisingin ang mga bubutante. Comelec ang salot, kaya sana samahan natin ang petisyon para hybrid election, even if it won't happen this lifetime. Malabo yung hybrid na yan. Ay, Lord. Federico Mandak, shout out. Sir Rox, nakakalungkot po talaga ang pagkamatay ni Kapersi. Madami talagang natakot sa mga expose ni Kapersi, kaya talagang pinatahimik siya. Mas garapal pala, last year, 7 minutes lang tapos agad yung deliberation. Garapal talaga. Makakapal ang muka, walang kahihiyan. Itong mga congressman na ito, mababae o lalaki, basta pagdating sa pera, bingi lahat. Totoo yan, Federico Mandak. Federico Mandak ulit to. Wala nang pag-asa yung kaso ni Kapersi. Aantay na lang maging presidente si Inday Sara at lulutang na si Bantag at Sulweta. Tapos balik pweso na naman. Wala na tayong magagawa kundi maghimutok na lang. Totoo yan, Federico Mandak. Totoo yan. Friend Sherwin Sapeda, Tia Deli, shout out ha. Ines Christiansen,
July 7, Alcantara, mga boss, shout out sa inyo. Maaga ako ngayon, Prince Erbin. Oo. Oo. Sabi niya. Sidekick, nalola ba siyang at nirarayuman Tia Deli, muli ay bumabati po ng mapagpalang buhay sa atin pong lahat, mga kapatid sa Rocky Warriors. Ahem. Excuse me po. Check balance, equals hold up. Ba, eh, akala po Sir Rox ang pinaka matinik at pinakamalupit na hold upper dyan lang po sa Quiapo. Santa Cruz, Divisoria. Oh! Dami mong alam, Tia Delica, ha? Ba't alam mo yung lugar namin? Ha? Ang kanilang hideout. At umaali-aligid. Di ko po alam, Sir Rox, nag-level up na po pala. Nasa Senado na po pala ngayon ang pinakamatinik na hold upper. Totoo. Nasa Malacanang pa. Ba, eh, super big time talaga, Sir Rox. Mga hold upper ngayon, ano po? Di muna kailangan pang manutok ng ice pick o baril-barilan. Ha? Nakabarong pa sila. Ano ka? Nakabarong. Ha? At wala ng face mask. Okinawa, Japan. Ano ba? Di muna kailangan, walang kahirap-hirap, Sir Rox. Si Charis Surot lang ang kailangan mo. I-replay lang yung budget hearing last year. Case closed. Pwede nang isang sako ang billion-billion. Pwede nang isako ang billion-billion na budget. Lord. Wow, Sir Rox. Sana all lang talaga. Sinong gustong pumalag, ha? Sige, subukan nyo lang. Pag hindi sapak, 101 ang aabutin nyo sa akin. Sa'yo na ang Kongreso, pati na pa ang Senado. Ba, eh, olats tayo dyan, Sir Rox. Talagang olats na olats, walang kapanapanalo. Wala pong panama ang pang-knockout tulog ni Pacquiao pag tayo po, eh, inabot na sapok ni Madam Sapak. Sa totoo lang, Sir Rox, bakit kailangan pang magpakahirap at maghiring at mag-deliberate sa budget? Iabot lang po ang personal yung sako-sako na pera kay Madam para tapos na ang usapan. Limas, simot, kaba ng bayan. Sila po ang mga hari at may-ari ng Republika ng Pilipinas. Wala po kahit pa ang nilarayuman yung Tia Deli ang may karapatang magreklamo. Pag naubos na po ang budget, eh di utang po ulit. Million-million po ang mga Pilipino, Sir Rox. Marami po tagabayad. Alam mo, Sir Rox, mas pipiliin ko po ang isang taong masiba sa pagkain. Kasi po, ang masiba sa pagkain, pag nabusog o nabunda, titigil na. Tama ka dyan. Ito pong anak ng hinayupak na buwakan. Buwakan ng ina. Sobra na pong buwaya. Pagkagahaman at sakim sa salapi. Pweh, kapal talaga ng mukha mo, hoy. Alam mo, kahit yang may alam mo, lahat yan may katapusan para sa'yo. Ingat, ingat sa bangungot. Ang karma po ay walang sinasanto. Yan ang problema mo, Sara. Yan bangungot. Maski na 433 ang escort mo. Pag binangungot ka, walang magagawa yan. Di ba, Tia Deli? Tuloy tayo, ha? Tadhana po palaging magpagbiro. Payo ko po sa inyo, sige. Damihan mo po ang hakot mo. Pwe, kinang good night po, Sir Rox. Tia Deli, napakarangkada na naman. As usual, galing. As usual, galit habang nirarayuma. Hanggang sa muli po, Tia Deli. Alsa balutan muna. Hasta la vista. See you sa next session at hearing ng Barangay Rocky Warriors. Rocky Avenue, matulog ng maimbing. Maniwala po tayo. God is in control. God bless, Sir Rox. Ingat ka po palagi. Ingat ka rin, Tia Delica. And friends, tsaka sa pamilya mo, sana God bless you parati, Tia Deli. Sammy AJ, welcome to the club. Sa impyerno, walang kawala ang mga demonyo na mga yan. Totoo yan. Johnny B. Good, sabi niya. Gandang gabi ka, Roque. Na-miss ko rin si Ka Percy.
Sayang talaga at pinatahimik siya ng mga hinduropot ng mga magnanakaw sa gobyerno. So yan. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, bilin na magtangob, shout out sa inyo dyan ha mga boss. Sabi ni Friend Amy, namimiss ko na si Kapersi, sayang talaga siya. Mag-iisang taon na ang pagkamatay pero wala pa rin malinaw kung sino ang mastermind sa pagkamatay niya. Alam natin yan. Ay nako, Friend Amy. Friend Amy ulit. Oh. Magkano kaya ang ibinigay ni Sarah Walang H sa abnoy na anak ni ng kuting? Siguradong malaki dahil hindi niya pinaporma ang mga nagtatanong sa sobrang laki ng budget na ibinigay kay Sarah Walang H. Totoo yan, Friend Amy. Lahat na talaga to. Pag nanood lang talaga itong taong ito, wala. Sayang naman itong mga general na ito. Mga general naman. Hindi yan ang nagpapasweldo sa inyo, taong bayan. Masyado naman kayo loyal dyan. Kikita nyo naman ang mali tsaka tama, di ba? Especially itong mga PM mayor. Oo. Sana meron man lang sa inyo 10. Nandiyan na sila... Yung TN Treo, oo, nandiyan na. Konti na lang eh. Sana gumalaw na rin ng... Kagaya nung nangyari sa People Power 1, di ba? Ang problema itong PCCRB, bukong iba-ikot ng mundo nito eh. Napanood ko si Atty. Enzo kagabi, ha? Ha? Iba si nagsasabi itong PCCRB na to, oo. Mukhang nasapakan din, ha? Rolando Cruz, oh. Nang dahil sa pera, kumakapal ang mga muka. Hindi na ko konsensya. Pinakakain sa mga anak nakaw. Gustong matawag kang rich sa maduming paraan naman. Kaya sabihin ninyo sa mga anak ninyo, kain mga anak, sarap kumain pag nakaw. Totoo yan, Rolando Cruz. Ayun. Tumataba naman siya, kita mo naman, di ba? Antonio Escobar, shout out. Welcome to the club, Antonio Escobar. Mahaba to ah, sabi niya. Tama sabi mo, hanggang kwentuhan na lang tayo. Kung ayaw mag-lead nila Lenny Kiko, edi pilitin si Cornel Odonyo or si Ka Enzo na mag-set ng date at mag-organize ng isang malaking peaceful rally sa EDSA or sa Luneta at manawagan via social media sa lahat ng dumalo. Masusubukan kung gaano karami ang dadalo. Peaceful rally ito at demonstrasyon kaya walang gulo. Then kung mapatunayan na sobrang dami ang mapaparticipate sa date na itinakda, then set another fixed date for the purpose of marching people power towards the palace with the backing of the PM mayor generals who already expressed their support. Palagay ko yan lang ang solusyon bang hinihintay mangyari ng karamihan Pinoy na talagang sukang-suka na sa daming nangyayari sa gobyernong ito. Suggestion lang po ito. Thanks. Sangayon ako sa suggestion mo, Antonio Escobar. Pero kakailanganin dyan ang mga kaparian. Oo. Parang nangyari ng People Power 1. Tangke kontra madre. Oh. Naka-abante ba yung tangke? Hindi, di ba? Bala kontra bulaklak. Pero kailangan patunayan talaga. Lumalabas naman na yung talaga kadayaang nangyari. Hindi mapaliwanag ng Comelec kung paano nangyari sa 20 million within an hour, di ba? So masyado ng tihayang-tihaya na talagang hindi naging malinis ang eleksyon. O, di ba? Ngayon, ang gusto nangyari naman ni Garcia, maganda na ika ngayon yung smart magic. Marami na ikang special feature. Wala na, malinis na, transparent na. Titignan ko itong mukha ni Garcia. Akala mo, totoo. Mamaya, kasama mo yan sa ano ko. Oo. Si Atty. Enzo, ang galing ah. Pero yun nga, sana, no? Gabayan kayo ng Panginoon. Kayo ni Badcaster, oo. Sana gabayan kayo ng Panginoon. Sana, yun nga. Oo, as much possible, oo.
higit na kailangan ninyo ang bodyguard kung yan si Sarah. Oo. Sana. Huwag po, Lord. Bantayan mo po si Labadcaster, si Mab, si matitindi po talaga ang mga yan eh. Parang Percy Lapid din po talaga. Oo. Opo. At yan, nandyan lang sila eh. Rowena Yanga, shout out ah. Missing you ka, Percy. Alakang katulad. Engot at tangengot tong Sandro na to. I move to terminate daw budget sa halip na sabihin na I move to terminate the deliberation. Okay nam Sandro, isa kang salot. Galit si Rowena Yanga. Cape Charis, Pempengkyo. Rowena Yanga ulit to. Mali ang sinabi niya, Karox. Ang anak ng magnanakaw, I move to terminate the budget, not the deliberation. Ewan ko ba eh, ilang sabi eh. Ewan ko. Tanong natin kay Kimo kung tama o mali, ha? Jane L, my friend, shout out. Sir Rox, tungkol kay Badcaster, wag naman sana. Yun nga ang sinasabi ko, Sir Rox. Kung pare-pareho nang iniisip at binabalak na tumahimik na lang o lumayas sa Pinas, talagang magtatagumpay ang mga kampo ng kadiliman. Kasi hirap na tayo. Tuloy lang ang laban at patuloy na magdasal. Totoo yan, Jane. Totoo yan. Jane L. ulit. Tama ka, Sir Rox. Duterte made the Philippines what it is now. Walang presidente na nakagawa sa ginawa ni Dutz. Totoo. Ewa pa. Simple-simple lang naman ginawa ni Dutz eh. Diba? Akin ang militar, oh. Masahol pa sa martial law, 'di ba? Sabi ko. Grabe. Wala na talaga. Eh, pero yun nga, friend Jane eh. Ang inaano ko na lang talaga rito, pag-asa, hindi parating gabi. Sisikat din ng araw. Yun na lang masabi ko. Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox. Mukhang tumatama rin ang mga sinabi ni Ka Percy sa mga malignong opisyalis ng gobyerno, lalo na sa BP nila. Alberto Ulaero, Karox, shout out ha Alberto ha. Karoke, alam kaya ni Bato de la Rosa bakit umiiyak? Ito na naman to. Oh! Karoke, alam kaya ni Bato de la Rosa bakit umiiyak ang sanggol pagkatapos ipinanganak siya ng ina sa daigdig? Alam din kaya ni Bato anong palatandaan ng Diyos na inilagay niya sa tao? Karoke, kalbo din siguro ang isip ni Bato. God bless. Pwede. Huh? Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Sabi niya. Nakakamiss tawa ni Ka Percy, mga batikos. May paraan pa ata si Rox kung yung droga, Ka Percy, lagyan lason, may iwasan na ang droga. Dito naman sa mga gahaman sa pera, mga trapo politiko, at nagsasasatsat na I move. I-parliamentary courtesy, total na rin. Ha? Total na rin lang budget. Pinag-uusapan na nauwi sa halatadong pagnanakaw. Eh kung lagyan na lang kaya ng electrical money detector para sa para sa magnanakaw ng pera at gawing batas. Pagnanakaw ng politiko, pag tumunog, paghawak ng pera, kukuryentein agad. 15 minutes din. Baka dumalang ang kumakandidatong dinastiyang politiko. Pwede, ha? Mission accomplished, mga boss. Oh, nakapag tayo ngayong araw ng linggo umaga, no? Magbigay po kayo ng komento. Mag-reaction kayo tungkol sa anong uring tao kaya ito si Sarah. Ha? Ako 'yun ang masasabi ko diyan. Hindi niya alam. Wala siyang pakialam sa tao. Basta ang mahalaga sa kanya, takot siya sa buhay niya. Yun lang masasabi ko. Takot na takot siya na baka siya ma-sniper. Kasi maraming namatay ng sniper nung panahon ng tatay niya. Di po ba?
kawawang Pilipinas. Lao talaga eh. Kakaluha, nakakaiyak. Puntake mo, 433. Escort mo, security mo, Okinawa, Japan. Bakit? Napakasama mo bang tao para pag-interesan ng buhay mo? Eh, wala lang ang oposisyon, ha, di ba? Siyado ka sigurista naman, Saras. Ikaw, no, no, kung ganyan. Sobrang sigurista, sigurista ka naman, Sarah Jim Potpot, ha? Hindi po, magandang umaga po ulit, mga boss. Puro buntang hininga na lang po tayo. Hingang malalim, ganun. Ha? Sa nangyayari dito sa Pinas. Magandang umaga po, mga boss.